Andito na ang bagong NMAX version 2.1 ngayong 2021. Motor na puno ng safety features at perfect pang touring. Marami ang nabigla sa complete package na offer ng motor na ito. Halina't sakyan natin at i-test ride ngayong araw at alamin kung tunay nga bang wala ka nang hahanapin pa pag nag-NMAX ka. This is Nel Adriano. Hold a strong grip to your throttle as we ride the speed of this scooter. Good day, netizens. This is Nel Adriano. Kung bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also, hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, ito na yung pinakahihintay ng marami. Marami nagre-request na i-test drive na natin ng bagong Yamaha NMAX 2021 version or yung version 2.1. So, ito na. Nandito na yung unit sa atin. May nagpahiram sa atin. Shout out kay Ma'am Bren. And siya yung nagpahiram sa atin na netizen nitong unit na to. So maraming salamat po sa tiwala. So ngayon test drive na natin para malaman nyo kung ano ba yung maganda. May nagbago ba sa agad ng brakes? Kamusta yung suspension? Kasi parang yung suspension nya, di ba parang naiba? Ito. Ayan o, parang may double ano na dito. Ayan. So check natin kung kamusta yung play. Shoutout to Para Clothing for my riding jersey. Napakaganda. Boss RJ number 1. So without further ado, let's get right to it. Okay, game. Ito na. Excited na talaga ako dito sa NMAX. Ito isa sa pinaka-komportableng motor na makikita nyo sa market ngayon. Lalo na sa 155cc category. Isa to yung parang mga top of the line na gusto talaga ng mga tao. Kasi subok na. Yung looks niya kasi subjective, netizens. Pag sinabi kasing NMAX, yung iba kasi nababato yan sa itsura. Yung iba nasisimplihan masyado. Maraming nagsasabi. Siyempre, of course, mas pogi yung Aerox. Iba kasi yun eh, mas sporty kasi yun. So mas iba yung hatid niya na itsura. Yung NMAX kasi parang medyo elegante siya. Yung simple lang. Yung parang basta parang may pagkasosyal nga yung itsura niya eh, no. Kaya kadalasan yung mga parang pag naka NMAX, ang tingin sa'yo may kaya, ganyan. Kasi ano eh, iba yung hatid niya eh. Yung elegance niya talaga, yung aesthetic niya, parang napaka sophisticated for me. So meron pa rin siyang stop and start system. Ayan, yung kung saan kapag ka huminto ka ng within 3 to 5 seconds, mamatay yung makina. Tapos twist mo lang yung throttle, bubukas ulit. Kaya nakakatulong yan sa fuel efficiency para mas matipid sa gas. No? Tapos, tignan muna natin yung itsura niya. Ito yung
Mamaya papakita ko sa inyo kung kasya dito full face helmet. Wala kasi akong dalang extra. So ayan yung upuan niya. Bago ko upuan, check nyo muna. Napakaganda ng upuan niya. Generous na generous, kaya kahit may angkas ka, talagang komportable. Napakalapad ng upuan eh, oh. For long rides talagang wala kang ngalay or walang sakit sa puwet, no? Siguro meron kapag sobrang haba talaga ng biyahe mo. Hindi naman maiiwasan yung kahit anong motor, pero at least mababawasan. Mas comfortable kahit sa angkas. Mas mataas of course yung angkas mo sa'yo. Napaka-chunky, napakalaki na itong kanyang grab bar for the pillion ride. Ayun naman yung puwetan niya. Buksan natin. So keyless system siya kasi ito ay ABS version. So kailangan, kagaya nung tinuro ko sa inyo, kapag ka ganito, pakita ko ha. Ayan, mabagal yung ilaw na red, di ba? So hindi mo na yung mapipindot kahit anong gawin mo. Nakaganyan na yan, nakasarado na yan. Kahit pihit-pihitin mo yan, hindi na. So papakita ko naman sa inyo kapag ka mabilis yung ilaw nito. Ayun, mabilis lang siya nag-blink. So pwede mo na siyang pindutin. Iilaw yung kulay yellow doon, dito. Tapos pwede mo nang pihitin. Yan, open na siya. Okay? So ayun yung kanyang panel gauge. Yung airbox niya, same pa rin. Mataba ang gulong, 13 inches na wheels. So mas mabilis ang rotation, no? Kaya mas maganda ang arangkada niya. Tapos may hazard din siya na built-in. Dito may hazard switch. Pag in-on mo, naka-hazard ka na. Ayan, so direct sunlight, kita ba? Medyo kita naman, no? Kahit direct sunlight, no? Open natin. Okay, hindi mo ito ma-open kapag naka-side stand. So meron pa rin siyang kill switch sa side stand sensor. Ayan yung side stand niya. How I wish medyo extended pa siyang pag-anon para hindi mabilis matiklop. Medyo mabilis kasi matiklop kapag kapababa yung napag-parkan mo. So itiklop natin yung side stand, mabubuksan mo na siya. Meron siyang smart motor generator or SMG. Wala na siyang ignition sound, so mas matipid sa battery. Tingnan nyo, i-start natin ha. Para i-start, pindutin mo itong lever niya dito. Brake levers. Tapos mag-start na yan. Yan, naka-start na siya. May kita nyo, ma-vibrate pa rin. Normal to kapag ka bago pa yung motor. Actually, kahit naman luma na eh, NMAX talaga mabivrate. Nakakaulugan lang talaga siya, sobrang lakas ng engine na itong isang to. Down type side mirrors, ayun yung visor niya. Full LED na ilaw. Wala siya nung kagaya sa Aerox sa parang eye line na daytime running light. Wala siya nun, pero meron siya parang silver lining dito. So, ibang elegance naman yung hatid niya. I-high beam natin. High beam. Ayun, umilaw yung ibaba. Umilaw yung ibaba niya. Ang kit ng fender, no? Ang kit ng fender na to. Kit na kit ako dito. Ang liit eh. Kasi ang taba. Mataba din ang gulong sa unahan. Ang maganda dyan is, ano, hindi niya iindahin yung mga bato na gulatan. Malabaw, maliliit na batong ganito. Parawa, ganyan. Maliliit na bato. Tapos, nagda-drive ka. Ayan, mga yan, bigla mo nasagasaan. Kung manipis ang gulong mo, ramdam mo na yan. Magigewang ka dyan. Pero kung mataba yung gulong mo, kahit na masagasaan niya yan, hindi mo masyado ramdam. So yun yung advantage kapag mataba ang gulong or malaki. Sa unahan kasi, ang size nito is 110 by 70 and then 13 inches wheels. Tapos, wala kang pangamba kasi ABS na siya. So, ibig sabihin, may anti-lock braking system na. So, kung bigla kang napapreno, hindi maglalak yung gulong mo, no? Ang ipe-prevent niya na mag-skid ka. Kasi pag naglaki yung gulong mo, mag-i-skid ka nun eh. Sisimp lang ka. So yun yung maganda doon. At dual channel ABS. Ibig sabihin, harap at likod ay naka-ABS na. Disc brake din sa likod and may anti-lock braking system na. Mataba din ang gulong sa likod, 180 by 70 by 13. So pakinggan natin yung tunog ng exhaust. Ay, ayun. Nakita nyo? Ito yung tinatawag na traction control system na Edisense. Kapag yung mga pangkaraniwang NMAX na version 2 lang, tuloy-tuloy ang ikot ng gulong niyan. Kapag tinrottle mo na naka-center stand ako eh. Kung makikita nyo, hindi nakalapat sa lupa yung gulong. So, si traction control system na meron na tong NMAX version 2.1, ang ginagawa niyan, sinisynchronize niyan yung ikot ng gulong sa unahan at gulong sa likodan. So kapag nakaramdam yan na mas mabilis yung ikot sa likod, papabagalin niya yan. Usually, kaya bumibilis ang ikot sa likod kapag nadulas ka sa buhangin, sa putik, sa basa, na kalsada, lumot.
So doon ka nadudulas. So tendency pag nadulas ka, mag-overshoot ka o kaya mag-i-slide yung motor mo. So gagawin niya, isi-synchronize niya yung ikot nito para makasabay sa unahan at hindi ka madulas. So kailangan perfect yung harmony ng dalawang gulong na pag-ikot. So kapag tinrattle ko to, mapapansin nyo kung sa mga ibang motor, tuloy-tuloy na ikot niya ng bilis. Pero ngayon, tingnan nyo, para siya naghihingalo kasi pinipigilan niya umikot na mabilis to. Kasi nararamdaman niya or nababasa ng technology niya na hindi sabay yung ikot ng unahan at likodan. Tingnan nyo, tatrottle ko ha. 1, 2, 3. Okay, isa pa. Ha, naka-off pala yung TCS, kaya pala umiikot. Ayan, naka-off yung TCS. Kasi umiikot siya, ito mo, naikot siya. Ganyan dapat, yung normal. Ganyan yung normal. Kapag naka-off ang TCS or traction control system, ganyan yung normal. Iikot yan, iikot. Ha, diba? Ngayon, i-on natin. Paano i-on? May menu dito, parang passing switch. Didiinan mo lang yan na ganyan. TCS is on. Okay. Now, off siya pala. Kusa. Hindi ko naman in-off yun eh. Pero nakita niya siguro naka-center stand. Kaya, inano niya. In-off niya ng kusa. Ganun pala yun. Nag-off naman pala siya ng kusa. So, ayan. Naka-on na yung TCS. Tingnan niyo yung mangyayari sa gulong. Ayun o. Parang naghihingalo. Ayun o. O. Inaano ko yung throttle niyan o. Inaano ko yung throttle niyan o. Pinipigilan niya o. Pinipigilan niya umikot. Pakinggan niyo. Pinipigilan niya umikot. So, hindi pwedeng sobrang bilis ng ikot niya. Papabagalin niya yan para hindi ka madulas. Okay, so yun yung na-discover ko, no? Una, yung kanina, nag-off si TCS. Yun yung napansin ko, nag-off ng kusa. Tapos, pangalawa, hindi ko siya mai-on. Kung naka-off siya dyan, pwede ko siguro i-off dito. Testing natin kung pwede i-off, ah. Hold, press and hold. Okay, na-off. Testing ulit natin, press and hold. Okay, na-on. Kanina eh, bigla siya nag-off ng automatically eh. Hindi ko alam kung anong nangyari doon. Pero, ni-restart ko lang, okay naman na. Na-press and hold mo lang, na-on. Na-off and on na siya doon. Pero kanina nag-auto-off. Hindi ko not quite sure kung anong nangyari doon. Tama na yung set-set. Sakyan na natin siya. Ito, nakikita ninyo, pwede dito yung paa. Pwede dito, cruising style. Napakaganda ng aesthetics niya. Gusto ko lang matitigan nyo bago ko sakyan eh. So, ito, yung keyless system niya, tago lang natin dyan. As long as nandyan yan, okay yan. So, naka-iglaw ang ABS niya. Kapag umandar ka, mamaya mawawala yan. Naka-high beam ako, dyan yung makikita. May TCS dito. May messages dito. Tapos sa kabila naman, calls. Tapos yung SUSE, yung sensor. Tapos itong stop and start, pwede mong i-on yan, pwede mong i-off. Ako gusto ko naka-off yan, di ako mahilig dyan eh. Tapos engine brake. Okay, tapos meron din siyang Yamaha Motorcycle Connect. So, ibig sabihin, itong Yamaha Motorcycle Connect, ayan, kung makikita ninyo, pwede mong i-partner or i-connect yung inyong cellphone dyan. Mamomonitor mo ngayon kung nasaan yung last parking location ng motor. Tapos, kung kailangan mo na ba magpa-change oil, mamomonitor mo siya. So, yun, na-explain ko naman yan sa last vlog ko. Testing na natin, naka-hazard pa ako, patayin natin. Okay, suspension. Dito, sa lubak-lubak na to. Wow. Wow, maganda. So, medyo stiff yung suspension niya. Very, ano to. Very good to sa mga mabibigat na riders. O kaya sa mga mahilig mag-angkas. Yung stiff na suspension. O kaya sa mga mahilig mga rera. Very good ang stiff na suspension. Kapag magaan ka na driver, tapos stiff ang suspension, medyo mas dama mo yung pagiging matagtag niya. Pero once na mabigat kayo or may angkas ka, doon mo nalalaman na sakto na yung play niya. Kapag ka naman kasi masyadong malambot ang suspension tapos mabigat kayo, mararamdaman mo yan, naalog-alog yan kapag ka nag-drive ka. So ito, maganda na yung suspension niya is stiff. Mas gusto ko yun. Ngayon ko lang na-appreciate yung ganong klase ng suspension. Dati hindi ko yun na-appreciate eh, yung ganong suspension. Ngayon na-appreciate ko na. Okay naman, siguro kasi iba ang pinaka main concern nila dito is walang ambaso yung shocks, walang sub tank kung tawagin. So yun yung main concern nila. Pero sa totoo lang,
is for me, okay naman siya na kahit walang baso yung shocks. Kasi pag may baso yung shocks, mas matibay siya kung tutusin. Less ang tendency niya na mag-leak, no, yung masira yung suspension, lalo na kung lagi mabigat yung kinakarga mo. Mas matilit yung tendency na ganun, adjustable. Adjustable siya, so pwede mo i-adjust yung play niya kung gaano kabigat ba lagi yung inaano, ayun yung NMAX version 2. So yun, may mga option ka na ganun. Pero ang feeling ko, alam mo, feeling ko, mas powerful yung Aerox. Di ko alam kung may pinagkaiba na sila sa engine. So check natin yung compression ratio. Parang mas mabilis pumalo yung Aerox. Mas mabilis pumalo yung top speed ng Aerox. Di pala tayo dito pwedeng mag ano-ano. Mabilis. May mga nagta-top speed din na bata. Palo, VVA. Mas aggressive yung ano, yung torque ng Aerox. Mas aggressive ha. For me ha, kasi kakatesting ko lang ng Aerox kahapon, kakatest drive ko lang eh. So yun yung napansin ko, mas ano yung sa Aerox. Mas torquey yung Aerox. Try ko i-off ko yung TCS. Hindi lumalabas ang TCS kapag ka na-under ka. Ah, okay. Hindi nalabas si TCS na option kapag na-under ka. Okay. Makes sense nga naman. Hindi mo siya pwedeng i-off nang na-under ka. Ayan. Pagka nakahinto ka, ang galing ha. Pag umikot ang gulong, hindi mo ma-off yung TCS. Hindi siya lalabas dito sa panel gauge niya. So, ngayon, off natin. Off. O, yun. Umilaw. TCS umilaw. Enough ko kasi. Okay, ngayon testing natin. Baka kasi naapektuhan ng TCS eh. TCS, nakailaw si TCS, no? Ibig sabihin, enough ko siya. Sa panga. Mas torquey yung Aerox, no? Mas mabilis niyang naaabot yung top speed. For me, ha? Nagulat ako. Kasi yung Aerox, palo agad, eh. Yun yung napansin ko. Pumapalo agad yung speedometer niya. Ang bilis umangat. Sobrang bilis umangat. Nag-comment nga doon si Brother JTV Katagumpay, eh. Kaya din siya nag-decide na kumuha ng Aerox. Nagulat din siya doon sa Aerox review ko kasi nagsoli ako na si Linyador. Nagsoli na ako ng silinyador pero almost 15 seconds mag-iisang daan na yung takbo ko. Nagsoli kasi ako ng silinyador. Pero ibig sabihin sobrang ganda talaga ng torque ng Aerox ng acceleration. Pero kasi sa comfort, sa long ride, ito kasi eh. Ito kasi yung mga klase ng motor na tipong ano, hindi mo naiisipin magpalit in the long run. Parang satisfied ka na dito, tapos may TCS pa ngayon. Ayun, ang ganda ng... Ganda niya, very stable kasi eh. Okay din to for cornering and banking. Maganda din na handling na NMAX. Sa mga nagtatanong, pwede din siya isingin sa traffic actually. Kayang-kaya din yan. Nagmumukha lang sobrang lapad ng motor. Pero sa totoo lang, pwede mo pa rin siya isingin sa traffic situation. Kayang iba nangangamba na baka hindi pwede sa traffic. Pwede actually, pwede siya sa traffic situation. Yun nga lang, ang pinagkaiba, medyo mas mabait yung NMAX. For me ha, sobrang kahapon lang talaga tinry ko yung Aerox, kahapon lang dahil ABS pa yon. Doon ko siya na pag-compare kaya nasasabi ko na mas torquey or mas grabe yung torque ng Aerox. Yung Aerox kasi meron, hindi ko pa sure, no, check ko kung nagbago din ba yung compression ratio ng NMAX. Kasi yung Aerox nagbago eh. Naging 11.6:1 na yata yung ganung compression ratio na yung hinahatid niya. So yun yung gusto ko malaman ngayon. Yung compression ratio nitong NMAX. Check natin mamaya, may manual naman to. Check ko mamaya ha. Parang nabitin ako sa torque eh.
Ewan ko ah. Parang nabitin ako. Nabitin ako sa torque. Pero sana may dulo. Hindi ko matatop speed dito eh. Masyado maikli eh. Masyado maikli yung kalsada. Testing natin sa ano. Testing ko doon. Lalabas ako subdivision. Lalabas ako subdivision. Testing natin. Full throttle na yan, ha? Mas mabait talaga. Mas mabait talaga. Medyo nabitin ako dun, ha? Nabitin ako. Ano opinion ko lang yan sa akin, ha? Nabitin ako sa ano, torque, sa acceleration niya. Nabitin ako. Compared sa ano, compared sa Aerox. Mas gusto ko yung torque ng Aerox ngayon, yung bagong Aerox sa yung 2021 version. Mas gusto ko yung torque nun. Pero ito kasi iba kasi to, hindi naman kasi to pang racing eh. Yun kasi sporty, very understandable naman kasi. Yun kasi sporty siya. So talagang dapat mabilis siya. Talagang almost parang racing yung style niya. Parang iba talaga yung ano, yung torque ng Aerox kahapon. Pero ito kasi comfort to eh. Comfort ang hatid na itong NMAX na to. So hindi natin masisisi, no? Pang touring kasi to yung NMAX. Pero pwede din siya pang cornering, pang banking, ganyan. I-on na natin yung TCS. Okay din naman. Okay din. Parang feeling ko mas ano to, mas magiging fuel efficient. May blue core na rin kasi si NMAX. So ayan siya, blue core. So it gives you more power with less fuel. So for me, okay na din to. Woo! Testing ko nga yung suspension. Suspension niya, okay. Okay naman, no? Mas okay yung suspension niya compared sa version 1. Just for my own opinion, mas okay. Testing na lang natin yung brakes, no? Kasi given naman to eh. Okay, paano ka dadaan dyan? Hindi, meron yata ang pangit na kalsada dito eh. Gusto ko yung... Ito. Ah, yon. Okay na okay yung suspension niya. Testing ko lang off-road kunwari. Bawal tayo madulas, hindi sa atin to. Testing ko lang off-roadan. Yo, off-roadan. Ah. Okay din ang suspension niya sa off-roadan. Sige, brake test. Last na to, brake test. Rear brake. Rear brake is ABS, hindi ako disc brake. At 40. Okay, palo. Grabe. Ramdam na ramdam ko yung ABS dito sa ano. Nagsole para hindi mag-lock yung ano ko. Lakas ng preno. Kung is instant stopping power, ayun oh. Grabe. Kailangan hinto natin. Open ko yung TCS para mas safe. Para hindi tayo... Yun, naka-on na. Kapag pala naka-off, naka-ilaw yung TCS na yun. Front brake, try natin. Kanan, front brake. Ah, mas less ang tendency na mag-lock yung front. Yung rear, mabilis siya mag-activate ng ABS. Hindi lock eh, mag-activate ng ABS. Magla-lock yun, pero magsasoli siya sa daliri mo. So yun, narinig nyo yung skidding sound. Ibig sabihin, nag-lock, bumitaw sa lock. Kasi nagsusoli-soli siya sa kamay ko. So yun yung ABS, nagpa-function talaga, ang ganda. Front brakes, try natin. Okay, walang lock, no? Hindi, 40s pero walang lock. Okay, mas maganda yung ano, yung front niya. Okay yung front, no, pagkakatiwalaan. Pero use both brakes pa rin, ha. Yun nga, nakita ninyo, yung
yung ABS sa likod, mabilis siya nagpa-function. Ito yung nalito ako nung unang labas yung ano, hindi pa ako masyado familiar sa feeling ng functionality ng ABS noon. Kaya ganun yung nafe-feel ko. Testin nyo ulit, rear brake, makikita ninyo. Ayun o, naririnig nyo, ang lakas. Tapos biglang nagana to, biglang ano, napitik, nabalik dito sa brake lever sa kaliwa. Kasi nagana yung ABS niya. Ibig sabihin, sobrang aggressive ng rear brake nito. So mapagkakatiwalaan nyo talaga. Kapag yung mga ano lang naman, likong mababagal, kayang-kaya siya eh. Maneuverability, nakapagpaikot-ikot naman ako eh. Front brakes ulit. Hindi man lang mag-lock or ma-activate yung ABS. Ibig sabihin, sobrang ganda ng timpla nung unahan. No, kasi unahan talaga dapat ang sobrang ganda ng timpla pagdating sa braking. Kasi ayan ang ayaw mo mag-lock. Kasi once na mag-lock yan, yun yung nagkakos ng skidding, ng slide. So mas okay yung unahan niya, mas okay para sa akin. Hindi siya prone to skidding, no? Yung unahan na preno. And ABS, dual channel ABS, wala kang iisipin. May TCS pa, so kapag nadulas ka, wala ka talagang isipin. So ayun yung aking test, first impression, test drive experience lang naman to na design. So abangan nyo pa yung mga susunod ko na review pagdating sa long ride dito sa NMAX 2021 version. Alright, Edison, so yun, na-testing ko na nga itong NMAX 2020 version. So sa mga nagdi-decide, ang personal take ko, kung ang habol mo ay speed, acceleration, go for Aerox na 2021 version. Para sa akin, mas mabilis siyang maabot yung top speed niya. Basta nanibago ko kasi sa pagkakaalam ko, NMAX yung parang mabilis pumalo yung speed eh. Pero sa na-testing ko, yung Aerox ngayon na bago, sobrang bilis tumakbo nung Aerox na yon. Ang bilis umangat ng speedometer niya. Itong NMAX, medyo nanibago ko kasi isang araw lang pagitan, kahapon lang, actually kagabi ko lang tinest ride ulit yung Aerox 2021, tapos ngayong araw naman itong NMAX. So ayun yung masasabi kong big difference. Pero kung ang hanap mo is comfort pagdating sa long ride, mahilig ka mag-angkas, lagi ka may angkas, mas mare-recommend ko si NMAX. Ang naging parang deciding factor ko kaya para si Aerox ay nasa Mio lineup, kasi parang feeling ko nakamalaking Mio lang ako, tapos mas mabilis siya. So ganun yung feeling ko sa Aerox. Kung gusto mo ng parang, kumbawa galing ka na sa Mio, para mas gusto ko or mas may re-recommend ko si NMAX, kasi mas ibang-iba yung feeling niya. Tapos kung taller rider ka naman, masyado kang matangkad, mas okay din si NMAX, kasi kung makikita nyo dito, meron siyang pwede kang umupo dito. Ay, pwede mo ilagay dito yung paa mo. So may cruising ano siya, option. Pwedeng nandito yung paa mo. So mas relax yun pagdating sa long ride. So ngayon, ang huli kong itetest, nakita nyo na naman na yung overall aesthetic ng NMAX. Testing natin kung kasi yung full face helmet. So iko-correct ko lang kasi yung last time na nasabi ko is 23.3 liters. Ang NMAX pala is 23.5 liters ang kanyang seat storage. Itong pinakapanalo sa kanya talaga, fuel tank capacity, kasi 7.1 liters. So talagang bago ka magpagas, malayo talaga mararating mo muna. Sa Aerox kasi 5.5 liters lang. Pinagko-compare ko yung dalawa, hindi para paglabanin, kundi para sa mga future buyers na gustong bumili. And nagtataka sila kung ano yung nalilito sila kung anong bibili nila, kung NMAX ba na 2021 o Aerox 2021, kasi halos sabay lumabas. So ayun yung mga takes ko. Kaya kung may checklist kayo kung ano talagang gusto nyong bilhin, is makapag-decide kayo. So ngayon, testing natin yung full face helmet. Kahapon, sa Aerox na pula, tinesting natin kasha yung LS2. Ito naman is Lev 3 na helmet. So yan, buksan natin yung upuan dito. Kailangan nakatutok lang yan dyan. Tapos seat, pindutin natin. Okay na. So bukas na yung upuan niya. Maganda sa upuan niya, nag-i-stay siya dito. So kung may kailangan kang kalikutin dyan, nag-aayos ka pa ng gamit, papanatili mo siya dyan. Ang disadvantage lang yan, hanggang dyan na lang yan. Hindi na yan ma-open hanggang doon. So kung gusto mo, medyo abala yan sa'yo, hindi mo na, hanggang dyan na lang yan. Masisira na kapag pinilit mo. So testing natin, 23.5 ang fuel, ang seat storage niya, 23.5. Lev 3 helmet na large. Testing natin. Aba, kasha full face helmet na ano, Lev 3 kasha pala. So yun ang maganda dito, kasha siya. So nung nakaraan kasi hindi kasha sa, may pinipili kasi yung size yung Aerox.
ng helmet. So ito Lev 3 na large, hindi ko inexpect, kasha pala siya. Ayun oh. Wala kang hirap-hirap, hindi pinilit. Kasha siya, nakalaki yan oh. So kasha, sa mga nagtatanong, kasha po ang full face helmet dito sa NMAX. So buksan na natin. Oh, ayan oh, kasha. Malaki to ha. Malaking size na helmet to. Full face to na Lev 3, large to. Alam ko nga times 2 oh. Times 2 XL yan oh. Oh, XXL yan. So kasha siya dito. So wala nang pangamba pala no, kahit na parang hindi ka fan ng top box. Kasi yung iba, pwede ka magpalagay ng top box kung gusto mo maglagay ng extra gamit. Pero ito kasha. Kasha yung full face helmet. Hindi mo na kailangan magpalagay ng top box. Ayun, so netizens, try natin to. Kasi ito yung tinesting natin sa Aerox. Medyo mas malaki daw to eh. Sabi, mas malaki daw. Itong Zebra na tinesting natin doon sa Aerox noong nakaraan, hindi nagkasha. So ito testing natin sa NMAX para fair. Isa lang yung itesting natin na helmet. Isang size lang. Tanggalin natin yung laman. Tapos testing natin. Ay hindi, hindi rin kasha to ah. Aww. Hindi rin, hindi rin kasha to. Aww. Hindi, hindi kasha. So para fair, ayun, parehas pala nagkasha yung parehas nagkasha sa Aerox yung isang full face helmet. Tapos eto, hindi to nagkasha sa Aerox. Tapos yung LS2 kahapon nagkasya sa Aerox, pero yung Zebra, ito tinesting natin sa Aerox sa 2021, hindi nagkasya, hindi rin siya nagkasya dito sa NMAX. So depende pa rin talaga sa helmet, sa style ng helmet. Meron kasi mga helmet na malaki talaga, maganda yung mga Asian size para masyadong hindi masyadong imbalance, parang sobrang laki ng ulo mo na dahil sa helmet mo tas ang liit ng katawan mo. Mas maganda na parang Asian size yung ano natin. So para fair, ayun, tinesting ko rin ulit. Hindi kasha yung Zebra, pareha sila ni Aerox, hindi kasha. So depende talaga sa helmet. So yun yung seat storage niya. So ayun lang yung take ko sa NMAX 2020. Sana nagustuhan ninyo. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Shoutout to Para Clothing for my riding jersey. Boss RJ, shoutout sa'yo. Tulungan nyo ako mag-decide netizens kung halimbawa ako mag-upgrade ako, is it NMAX or Aerox, kung ano sa palagay nyo mas bagay sa akin, nakikita nyo sa vlog, or base dun sa mga dinidiscuss kong specs and features nila, ano yung sa palagay nyong the best para sa akin, just comment down below. Again, this is Ned Adriano, maraming salamat sa panonood, always keep it cool and ride safe always, bye bye now.